The most memorable project for me was when she was my mom, Julie Carmela. If you'll allow me to share this story, but I remember this scene. Heavy scene siya, since mother and son. Si Tita Jane po kasi bago sa isang heavy scene, meron po yung, meron po yung kitba. Sumisigaw po siya yung, ha! Ha! Yan, sa mga nakakabaho po ni Tita Jane. Alam na alam po nila yan. Na nagiging running joke na rin po namin yun sa set pag andyan siya. Even pag nakikita po namin siya and while preparing for a heavy scene, ako po minsan, loko-loko po kasi ako, ginagaya ko yan in secret para makuha ko naman po kahit papano yung energy. So, sa gilid po, nag, mga ganun din po ako para kahit papano eh, makasabay-sabay naman. I remember this scene that I, ewan ko, director, naalala mo doon. Si Direk Dong din po yung director namin doon. Sa Bulacan yung director, was this scene, parang heavy scene na I was trying to go after my father. And then, parang 4 pages yun of chunks of lines. Haba. Inemorize po namin yun ang sequence. Ito si Tita Jane. Bago pa lang po yung 5-4-3-2. Ewan ko po narinig yung salapin direct sa akin sa akin. Memorize mo na dito. Kalimutan mo lahat yan. Ginanon po niya ako. So I was... Talagang hindi ko po makakalimutan yun kasi she really tested me that time. And siguro the reason why she did that is she saw something. And with the eyes of this beautiful woman, she knows and like her dedication to the craft, like what Direk Dong said. And then, minsan sa pag hindi po kami nagkakatrabaho, since then we became very, very close. So, yun nga, tatawag yan sa akin, ganda ng trabaho mo ah. Okay yan, tuloy-tuloy lang yan. Pagpangit din, di ba lang? Ba't naman ganun? Parang naman hindi maganda. Parang naman tanga. So, pero yun, tanggap ko po yan from, coming from Tita Jane. I mean, she's one of my mentors.